Tila hindi nagustuhan ng mga netizens ang ipinakitang kagaspangan na pag-uugali ni First Lady Liza Marcos. Makikita kasi sa video na uminom ng wine itong si Liza at inabot kay Senate President Chis Escudero na tila parang ginawang waiter, na tila parang nagpapatunay daw na isang lasinggera itong si Liza. Kaya't ang netizens napapatanong, ano daw ba kaya ang magiging reaksyon ni Heart Evangelista? Waiting for Heart's reaction to this, LOL. Hindi mangingialam si Heart dyan sa politics kineso ng husband niya for sure. Heart is more educated, classy, elegant kumpara dyan sa putot na yan. Binigyan naman ito ng komento at reaksyon ng magaling na influencer na si Mr. Will Talker na bakit pumapayag si Chis Escudero na ganito ang ginawa sa kanya ni Liza Marcos. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Nako, nakita niyo na ba ito mga lods? Bakit parang ginawa namang alalay si Chis Escudero? Grabe mga lods, ha? Senate President yan! Grabe mga lods, no? Mapapaisip ka na lang talaga. Is that the right attitude ng mga taong mayayaman? Diba? Ng mga taong garboso sa buhay? Ininuman na niya. Binigay na nga ni Chis Escudero. Ininuman na niya. Binalik pa niya kay Chis Escudero. Tapos nag-accept pa siya ng ibang glass. Ano yan? Lahat sisigupin mo? Ako ang nahihiya kay Chis Escudero eh, no? Kitang-kita mo sa mukha ni Chis Escudero, wala na siyang magawa. Ginaganon-ganon na lang niya ang baso. So anong gusto mong gawin doon? Iinumin din ni Chis Escudero ang basong ininuman mo? Ano yan, inuman? Senate President, tagahawak lang ng inumin. Lahat sa Senado, nilalawayan niya para sumunod sila sa utos niya. Lasinggera pala talaga siya? Wow! At Senator Chis ba yan na tagahawak ng glass wine niya? Grabe ang attitude. Ang ugali talaga. Hindi maitatago kung yan talaga ang nasa kailaliman ng puso mo. Hindi man lang nahiya na ipinahawak niya ang pag-inuman niya na parang pag-aari niya na talaga ang buhay nila. Diyos ko po, ito ba ngayon ang bagong Pilipinas? That's why she hates VP Sara, 'cause she can't make the VP bow down to her. Keep on shaking the glass, Chis. Huli ka, Balbon. Lam, if she can do that in a public event and treat everyone like a servant without so much as passing tabi or a thank you or please. Imagine how she is in private. Totally disgusting. So un-New Yorker, but also so un-Filipino. Mas may modo pa yung taong di nakapag-aral kaysa sa hanggang abuga siya narating. Pero kahit basics in humanity, hindi innate. Nakakapagod magalit sa gobyerno ng ganito araw-araw. So shameless in their evil ways, loud and proud. Pero yung protector of the people, di mo man lang maramdaman. Baka binago na naman dato ng Armed Forces of the Philippines, secret na lang ulit para gulatan factor ulit tayo pag nagkataon. Vodol na lang ata ang makakapagtanggal sa mga tao sa Malacanang. Nagbigay naman ng komento at reaksyon ang waray na ito na kababayan ni Martin Romualdez, na bakit tila ang solusyon sa kahirapan ay bakit bagong Pilipinas him ni BBM ang ibibigay sa mga Pilipino? Makakain ba ito? Ay ang dapat inuuna ng Marcos administration ay kung papaano tutugunan ang kahirapan sa Pilipinas. Anong magagawa ng bagong Pilipinas him? Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Nakakatawa talaga yung bangag government. Ang sabi, government agencies,
told, integrate recital a bagong Pilipinas hymn, pleads in weekly flag ceremonies. Biruin mo, tamad na nga yung mga estudyante sa Bayang Magiliw at Panatang Makabayan, dadagdagan pa ng bagong Pilipinas hymn. Tapos yung bagong Pilipinas hymn na to, ay tungkol ito sa pagbabago. Diba? Bakit kayong nasa gobyerno ay hindi nyo ito kantahin ng paulit-ulit? Mayroong kaganitong executive order, pero hindi mo nagagawa ng executive order para masugpo yung korupsyon sa bansa. Hindi mo nagagawa ng executive order na mapababa yung basic commodity, di ba? Hindi mo nagagawa ng executive order na magawaan ng paraan yung problema ng jeepney consolidation kasi inaangal yan ng mga mahihirap na driver na hindi sila makapag-drive kasi yung amo nila, yung may prangkisa, ayaw kumuha ng jeepney consolidation. Diba? Banga government, ang dami-dami niyong naiisip. Bakit yung pagdagdag ba ng bagong Pilipinas hymn ay makakatustos or makakasolusyon sa kahirapan ng mga Pilipino? Sa totoo lang, diba? Ano to? Bangag government, kung ano-ano yung naiisip yun na executive order, ito ba talaga ang kailangan ng mga Pilipino? Hindi. Siyempre, ang kailangan ng mga Pilipino, yung mababang presyo ng basic commodities natin. Importante yan. Mahal na presidente, wag bangag, baka gusto mong magawa ng paraan dahil lalong tumataas ang inflation rate natin. Ano ang nangyayari? Diba? So, ito ba talaga yung solusyon? Pinahihirapan mo lang yung mga estudyante? Sko, dadagdagan mo tapos yung kantang ito ay magbago na kayo? Bakit hindi mo kaya kantahin ito at patungkol ito sa magbago na kayo sa sobrang pagwawaldas at sa sobrang korupsyon ng gobyernong ito? Ang dami-dami na namang mga hard loser na bangag yung kumukontra sa statement ni BP Sara tungkol sa pagsasalita niya sa mapayapang pagsiserve ng warrant of arrest kay Kibuloy. So, ano naman ang problema nyo, mga hard loser? Kasi, yung KOGC, yan din po ay supporter ng mga Duterte. Siguradong may 7 million or 12 million na supporter si BP Sara. Kumusta yung mga loyalist, lalo na yung mga hard loser ngayon na gustong gusto nyo na magsasalita si BP Sara tungkol sa issue ng West Philippine Sea? Bakit kung gusto nyo magsalita si BP Sara, bakit hindi nyo pinilit si BP Sara na magsalita dyan sa 500 million social amelioration, sa 450 billion and program appropriation, 176 sa DPWH at yung 990 billion sa PhilHealth? Diba? Bakit nyo hindi nyo inuobliga Vice President na magbigay dyan sa malaking korupsyon na nangyayari sa gobyernong ito? Hindi nyo hinihingian ng opinion. Natural, hindi naman siya yung presidente. Bilang isang individual, si Pastor Kibuloy, na malaki ang naitulong sa pagkapanalo ni Bangag, ni Budol Bangag, eh ngayon nagiging bitter kayo na walang opinion si BP Sara. Mga hard loser kayo, di ba? Apektado kayo kung ano yung kumpas ng kamay ni BP Sara. So bakit problema niyo yan? Basta yung KOGC ay siguradong supporter ng mga Duterte. E kayo, mga hard loser, ilan pa ba yung loyalist maliban sa mga bangag ngayon sa administrasyon? Yung mga tagapagtanggol ng administrasyong ito, madami pa ba kayo? Ha?
asaan na ba kayo, di ba? So sinasabi nyo na wala nang suporta ang mga Duterte, hindi na sikat ang mga Duterte. Eh bakit nyong pilit niyo-utilize yung mga supporters ng mga Duterte kung wala na talaga? Eh kumusta naman yung KOGC, yung kay Pastor Kibuloy? Gusto nyong manahimik? Eh sigurado namang butante ng mga Duterte yan, maliban sa mga sumusuporta pa sa mga Duterte na naniwala sa tatay niya. Yung suporta ng tatay niya ay magiging suporta rin kay BP Inday. Plus yung KOGC. Mga hard loser, mga takot ba kayo? Akala ko ba wala nang kinang yung mga Duterte? Diba? So binabantayan nyo na dapat magsalita si BP Sara sa lahat ng issue. Eh kung gusto nyo, sipain nyo si Bangag sa Malacanang para lahat ng issue na may kinalaman sa gobyernong ito ay makikisawsaw si BP Inday. Wala kayong karapatan na pangunahan si BP Inday dahil hindi naman siya yung presidente, mga hard loser Bangag. Ano ang masasabi ninyo mga kasuwit sa tila ginawang waiter ni Liza Marcos itong Senate President Chis Escudero? Grabe, lasinggera nga ba talaga? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.